Magandang gabi sa inyong lahat. Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang binatilyong nangangalang Miguel na may tapang nahaharapin ang mga aswang sa baryo namin. Sa isang maliit na baryo kung saan naglalaho ang mga alinaw ng malayong syudad, nagmulat ang mga mamamayan sa isang misteryosong pangyayari isang gabi. Habang karamihan sa kanilang mga matay, nakatulog na isang mahiwagang kaharian ang bumulaga sa kanilang mga panaginip ang buhay sa baryo. Nagmulat ang isang batang binatili na nagngangalang Miguel. Siya'y nahimbing na natutulog sa kanyang lumang kaharian. Ngunit napagtanto ang kakaibang kaharian na tila'y naglalaro sa kanyang kamalayan. Dala ng kuryosidad at pagpapantasya, nagdesisyon si Miguel na tuklasin ang misteryo ng kanyang panaginip. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan ni Miguel ang isang lihim na puok sa kagubatan na itinuturing ng mga matatanda sa baryo bilang lugar ng mga aswang. Isang mapanlinlang na ngiti ang bumati sa kanya habang nilalakbay niya ang madilim na kagubatan, isang senyales na siya'y hinahanap ng di kilalang puwersa. Ang puok na iyon ay puno ng misteryo at lihim at doon nag-umpisa ang kanyang kakaibang paglalakbay patungo sa kanyang hinaharap, muling magbubukas ang pintuan ng kanyang panaginip patungo sa kakaibang mundo na puno ng hiwaga at panganib. Nadiskubre ni Miguel ang mga lihim ng kagubatan. Sa pagsusuri niya sa puok na iyon, napagtanto niyang ang mga aswang ay may sariling hiyas at diwa. May mga namumuhay sa kadiliman, ngunit may ilang aswang na nangangarap ng pagbabago at kapayapaan. Sa kanyang paglakbay, nakatagpo si Miguel ng isang matandang aswang na nagngangalang Aling Zelda. Ito ay isang aswang na may kabataon sa mga dating pangyayari sa baryo at nais ng pag-unlad para sa kanilang sambayanan. Nagkaroon sila ng tiwala sa isa't isa at si Aling Zelda ay nagambag ng mga lihim at kwento hinggil sa mga aswang na may mabuting hangarin. Dahil sa pagsasalaysay ni Aling Zelda, napagtanto ni Miguel na may mga puwersa sa kanilang komunidad na handang ipaglaban ang pag-usbong ng mas mabuting kaharian. Ngunit, sa likod ng mga pangako ng pagbabago, may mga aswang ding nagtatago sa kadiliman na naglalakas loob na sirain ang magandang layunin ng iba. Sa pagtatagpo ng magkaibang puwersa sa kagubatan, nagsimula ang hidwaan at alitan sa pagitan ng magkakaibang grupo ng aswang. Si Miguel, na nagiging daan ng pagkakaisa, ay napilitang mamili sa pagitan ng pagtulong sa pagpapabuti ng kanilang komunidad o pagtupad sa mga lihim na misyon ng masamang puwersa. Naglalaro sa kanyang isipan ang malaking responsibilidad na hinihingi ng kanyang papel sa kagubatan, ang landas ng pag-asa o ang dilim na daan ng kapahamakan. Ito ang magiging hamon sa kanya sa kanyang paglalakbay. Dumarami ang mga pagsubok na kinahaharap ni Miguel sa kanyang misyon na magsilbing tulay sa pagitan ng mga aswang na naglalayong pagbabago at ng mga mapanirang puwersa sa kagubatan. Isinailalim siya sa matinding pagsusuri ng mga leader ng magkakatunggaling grupo, nagtataglay ng mga lihim at mga motibasyon na nakakubli sa mga mata ng kanyang sambayanan. Dahil sa kanyang taglay na katapangan at tapat na hangarin, nakuha ni Miguel ang tiwala ng karamihan sa mga aswang na nagnanais ng pagbabago. Subalit, tila may hindi kapanipaniwala at maitim na lihim na bumabalot sa kanyang sarili. Isang araw, nadatnan niya ang kanyang sariling nawawala. Sa kalagitnaan ng kagubatan, may bitbit na mga alaala na tila'y iniwang naglalakbay sa kanyang isipan.
Sa pag-usad ng kanyang paglalakbay, natuklasan ni Miguel ang puwersa ng kanyang sariling pagkakakilanlan at ang kanyang koneksyon sa kagubatan. Kanyang napagtanto na may taglay siyang espesyal na kapangyarihan na maaaring maging susi sa pagtugis sa mga masasamang elemento na nagtatagot sa kanilang komunidad. Sa pagpapalakas ng kanyang sariling kakayahan, nagsanib puwersa si Miguel sa mga aswang na nagnanais ng pagbabago. Nagsagawa sila ng masusing plano upang higit pang buhayin ang pag-asa at itaguyod ang kaharian ng liwanag sa kabila ng kagubatan na minsan ay kinikilala bilang lugar ng dilim. Naglalakbay si Miguel patungo sa isang masalimuot na laban. Hindi lamang ang kanilang komunidad ang nakasalalay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng kanilang mga puso at diwa. Isang mahalagang yugto na naglalatag ng landas patungo sa paglutas ng mga bagay na nagpapatibay sa buhay ni Miguel at sa buong baryo na may aswang. Dumedampi ang simoy ng pagbabago sa baryo na may aswang. Sa tulong ni Miguel, nagkakaisa ang mga aswang na may mabuting hangarin, nagtataglay ng layunin na baguhin ang imahe ng kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng tagumpay na kanilang nakakamtan, may mga lihim pa rin na naglalaho sa kadiliman ng kagubatan. Si Miguel ay nagpasya na patuloy na itaguyod ang kanyang misyon upang mahanap ang nagtatagong panganib at muling buhayin ang kanyang baryo. Habang siya'y naglalakbay, natuklasan ni Miguel ang mga misteryo sa likod ng kanyang sariling kapangyarihan. Isa pala siyang tagabantay, isang individual na may kakayahang harapin at kontrolin ang mga nilalang sa kagubatan. Ang pag-usbong ng kanyang kapangyarihan ay nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa kanilang komunidad. Sa pagsasanib puwersa ng mga aswang na may mabuting layunin at ang liderato ni Miguel, nagsimula silang magtagumpay laban sa mga masasamang elemento. Ngunit, sa gitna ng kanilang pag-uunlad, lumitaw ang isang malakas at masalimuot na aswang na nagtatago sa kagubatan, naglalayong gulungin ang kanilang pagsisikap. Bumabalot sa baryo ang tensyon at takot sa harap ng bagong pagsubok. Si Miguel, na puno ng determinasyon, ay handang humarap sa hamon ng kanilang kapalaran. Ang pagtutunggali ng liwanag at dilim ay nagpapatuloy at ang bawat sandali ay nagdadala ng kaba at pag-asa sa buong baryo ng may aswang. Ang baryo ng may aswang ay napapasailalim sa kadiliman nang isang malupit na laban. Si Miguel, na puno ng tapang at pag-asa, ay nangunguna sa pangunguna laban sa masalimuot na aswang na nagtatago sa kagubatan. Ang laban ay nagiging mas matindi at ang mga aswang na sumusubok na baguhin ang kanilang tadhana ay napapaharap sa mga pagsubok na lumilitaw sa bawat sandali. Ang kanyang kapangyarihan bilang tagabantay ay nagiging susi sa kanilang tagumpay, subalit hindi rin nawawala ang takot at kaba sa kanilang mga puso. Habang lumalaban ang magkakaibang puwersa sa kagubatan, nagkaroon ng mga alitang nagdadala ng labis na tensyon sa bawat kanto ng baryo. Si Miguel, na nagsilbing inspirasyon para sa kanyang mga kasamahan, ay nahaharap sa sariling kahinaan at pagdududa sa kanyang sarili. Ngunit sa bawat sandali ng panghihina, bumabalik ang kanyang tapang, alinsunod sa pangako niyang itaguyod ang kanyang komunidad. Sa paglipas ng oras, natuklasan ni Miguel ang lihim na nagdadala ng kapangyarihan sa masalimuot na aswang. Isang sinaunang kasaysayan ang bumukas, nagpapakita ng pag-aalab at puot na nagmulat ng pangangailangan ng kapayapaan sa kanilang komunidad. Si Miguel
ay napagtanto na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa pagwawagi sa laban, kundi pati na rin sa pagbuo ng mabuting ugnayan sa pagitan ng mga aswang at ng kanilang kaharian. Ang kanyang pagsusumikap at pagsasakripisyo ay nagbukas ng panibagong yugto para sa kanilang baryo. Ang mga aswang na may mabuting hangarin ay nagtagumpay sa pagtatapos ng hidwaan at sa ilalim ng pangungunan ni Miguel, nagsimula silang magtanan ng bagong kaharian na puno ng pag-asa at pag-unlad. Nag-aalab ang apoy ng pag-asa sa baryo ng may aswang. Sa kabila ng mga pagsubok at laban ng kanilang kinaharap, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa kanilang komunidad. Ang aswang na naghari ng kadiliman ay natalo at ang kaharian ng liwanag ay nagtatagumpay sa wakas. Si Miguel, na nagtagumpay bilang tagabantay, ay itinanghal na bayani ng baryo. Ang kanyang pagpapakumbaba at pagmamahal sa kanyang komunidad ay nagbigay inspirasyon sa lahat, naglalatag ng landas para sa pag-unlad at kapayapaan. Ang bawat hakbang na kanyang tinahak ay nagbukas ng panibagong pag-asa sa kanilang kaharian. Nagsubalit, kahit na may tagumpay, hindi na mawawala ang mga tanong sa kanyang isipan. Ano ang tunay na papel niya bilang tagabantay? Paano ito nakakatulong sa pag-unlad at kapanatagan ng kanilang baryo? Ang mga tanong na ito ay naglunsad sa kanya sa isang panibagong misyon, ang pagtuklas sa kanyang tunay na kapangyarihan at kahalagahan sa kanyang komunidad. Sa paglalakbay na ito, natuklasan ni Miguel ang iba't ibang aspeto ng kanyang sarili na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kasabay nito, dumating ang mga bagong pagsubok na nagtutok sa kanyang kakayahan bilang tagabantay. Sa pagtahak sa masalimuot na landas ng kanyang sariling pagkilala, nagiging mas makapangyarihan at mas makabuluhan si Miguel sa buong kaharian. May bagong pag-asa na bumabalot sa baryo ng may aswang. Ang kaganapan ng nakaraan ay nagdala ng mga aral at pag-asa para sa kinabukasan. Sa pag-unlad ng kanilang komunidad, nanganganib man ang dilim, alam ng lahat na may taglay silang lihim na nagiging susi sa kanilang tagumpay. Ang baryo ng may aswang ay nagsimula ng magtagumpay sa pagtataguyod ng pagkakaisa at pag-usbong. Ang paglipas ng mga buwan ay nagdala ng payapa at makulay na panahon sa kanilang komunidad. Subalit, sa likod ng kasaganaan, may bagong panganib na unti-unting sumusulpot. Nagkaroon ng mga misteryosong pagkakamatay sa baryo at ang mga naglalakad ng gabi ay nag-uumpisa na maramdaman ang hindi pangkaraniwang kaba. Si Miguel, na mas pinuno na ngayon ng kanilang kaharian, ay napilitang bumalik sa pagiging tagabantay upang tuklasin ang sanhi ng mga kakaibang pangyayari. Sa kanyang pagsusuri, natuklasan ni Miguel ang tila walang katapusang nilalang na nagtatago sa madilim na bahagi ng kanilang kagubatan. Isa itong kampan ng dilim, isang uri ng aswang na mas malupit at mas mabagsik kaysa sa kanilang mga naunang kalaban. Ang kampan ng dilim ay naglalayong maghasik ng takot at kaguluhan sa kanilang baryo. Habang ang komunidad ng mga aswang ay nagkakaisa upang labanan, ang kampan ng dilim nagiging mas mabigat ang pasanin ni Miguel bilang tagabantay. Nagsimula siyang mapagod at madama ang bigat ng responsibilidad na nakatanim sa kanyang mga balikat. Ngunit, sa harap ng banta, pinili niyang itaguyod ang kanyang tungkulin at ipagtanggol ang kanilang komunidad.
Ang baryo ng may aswang ay nahaharap sa bagong laban. Ang kampo ng dilim ay dumarami at lumalapit ng mas malapit sa kanilang mga pinto. Ang pag-asa ay nananatili, ngunit ang kaganapan ng kanilang hinaharap ay misteryo na nag-aalab sa kanilang puso. Ang baryo ng may aswang ay sumanib sa madilim na yugto ng laban. Ang kampo ng dilim ay patuloy na nagtatanim ng takot at pangamba, lumilikha ng alingaw-ngaw na naglalakbay sa buong kaharian. Ang mga mamamayan, bagamat puno ng tapang, ay nadarama ang bigat ng pagdudusa na dala ng malupit na kalaban. Si Miguel, sa kanyang papel bilang tagabantay, ay nagiging matagumpay sa pagtuklas ng mga estratehiya ng kampo ng dilim. Subalit, sa bawat tagumpay na ito, mas lumalalim ang kanyang personal na kahangalan at pagdaramdam. Ang kapangyarihan na kanyang taglay ay nagiging dahilan ng pag-iral, ng takot at pangamba sa kanyang sarili. Samantalang, ang laban ay nagiging mas mabangis, isang bagay ang bumalot sa kanyang diwa, ang kamalian ng pagiging nag-iisa. Sa kanyang pagnanasa na mapanatili ang kanyang pagkakabukod, unti-unting nawawala ang tiwala at samahan ng kanyang mga kasamahan. Ang nagiging lalim ng gabi ay naglalabas ng mga lihim at bangungot na bumabalot sa kanilang baryo. Sa pagtahak ng kanyang sariling paglalakbay, natutunan ni Miguel na ang tunay na lakas ay hindi makakamtan sa pag-iisa. Nagbukas ang kanyang puso at isipan sa pagtanggap ng tulong at suporta mula sa kanyang komunidad. Sa pag-usbong ng mga bagong kakampi, nagiging mas matibay ang kanilang depensa laban sa kampo ng dilim. Ang kanilang baryo ay nagiging sentro ng pag-asa at lakas. Ang buo at nagkakaisang komunidad ay handang harapin ang hamon na dala ng kampo ng dilim. Ang landas ng tagumpay ay muling sumiklab at ang liwanag ay patuloy na namumuna sa kaharian ng may aswang. Ang laban sa kampo ng dilim ay nagtatagal at nagiging mas komplikado. Ang baryo ng may aswang ay nagsanib kwersa, nagtutulungan upang malabanan ang masalimuot na nilalang na patuloy na nagdadala ng takot at kaguluhan sa kanilang kaharian. Si Miguel, sa kabila ng kanyang mga personal na pagdaramdam, ay lumalaban ng may tapang at determinasyon. Ang kanyang koneksyon sa kanyang komunidad ay nagiging susi sa pagsusulong ng pag-asa at tagumpay. Subalit, sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap, ang kampo ng dilim ay patuloy na nagtatagumpay sa pagtatanim ng dilim sa kanilang mga puso. Ang mga tagabantay na nakakalaban ni Miguel ay napagtanto ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Ang mga aswang na dati nag-aaway-away ay nagbukas sa ideya ng kooperasyon at pagbabahagi ng kakayahan. Sa pamumuno ni Miguel, nagkaroon sila ng masusing plano upang higit pang labanan ang kampo ng dilim. Sa pag-usbong ng bawat pag-asa, may mga bagong tagabantay na umusbong mula sa kanilang komunidad. Sila'y nagdala ng mga bagong kasanayan at ideya, nagpapalakas sa kanilang puwersa. Ang pagkakaroon ng mas maraming tagabantay ay nagdulot ng pag-asa na masusubo ang kampo ng dilim at maibabalik ang tunay na kapayapaan sa kanilang kaharian. Ang baryo ng may aswang ay nagiging mas handa at mas nagsusumikap upang matamo ang kanilang tagumpay. Ang landas ng kanilang paglalakbay ay nagdadala ng pag-asa na kahit gaano man kadilim, may liwanag na laging sumisiklab sa kaharian ng may aswang.
Ang baryo ng may aswang ay nasa gitna na ng pagwawakas ng kanilang matinding laban. Ang mga taga-bantay sa pamumuno ni Miguel ay nagtatagumpay sa pagpapalayas sa kampo ng dilim mula sa kanilang teritoryo. Ang kaharian ng may aswang ay unti-unting bumabalik sa katahimikan at katawanan ng liwanag. Subalit, sa gitna ng tagumpay, napagtanto ni Miguel na ang pagtatapos ng laban ay hindi nangangahulugang wala ng pagsubok. Ang kanilang komunidad ay nagdudulot sa mga sugatang damdamin at nawasak na tiwala. Ang pagtutulungan ay nagiging pangunahing pundasyon ng pagbangon at itinuturing ni Miguel na ang pinakamalakas na tagabantay ay ang pagkakaroon ng buo at nagkakaisang komunidad. Ang mga baryo ng may aswang ay nagkaroon ng masusing pagtatanghal ng pasasalamat at pagkilala sa bawat isa. Si Miguel, sa kanyang simpleng pamumuno, ay nagbigay inspirasyon sa kanilang lahat na magsikap para sa isang mas maganda at mas mapayapang kinabukasan. Ang kanilang tagumpay ay naging simbolo ng pagbabago at pag-usbong para sa kanilang komunidad. Habang ang gabi ay unti-unting naglalaho at ang liwanag ay bumabalik sa kanilang kaharian, nag-iiwan si Miguel ng payo at inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng tagabantay. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging binatilyo hanggang sa pagiging leader ng kanilang komunidad ay naglingkod bilang aral at ehemplo sa kanilang mga puso. Sa pagtatapos, ang baryo ng may aswang ay lumulutang na may pag-asa at lakas. Ang kanilang pagunlad ay nagpapakita na kahit sa kadiliman, ang liwanag ng pag-asa at pagkakaisa ay laging nagtatagumpay. Ang kaharian ng may aswang ay bumangon mula sa kanyang nadaramang pagkakatalo, handang tahakin ang mas maraming pag-asa at tagumpay sa hinaharap. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.